Nissan Sentra pa din ah. Ano, Exalta. Nissan Exalta. Mag align ng gulong. Kasi napudpud yung guma. Ito. Labas na yung kanyang ply ito. Ayan. Labas na yung ply niya. So ibig sabihin wala sa alignment yung mga gulong. So mag-align tayo. Ito yung ginagamit ko na pang align sa 2 in 2 out. Meron yan adjustment. Ito yung lock niya. Wing. Maluagan tapos adjustment ito. Pwede pa-exiin, pwede pahabain. Yan, depende sa laki ng sa wide ng sasakyan. So ngayon, kukunin natin yung 2 in 2 out nito. Ibig sabihin ng 2 in 2 out, dapat dikit lang yung kanto. Yung kanto rito sa kanto dun. Yan ang 2 in. Pag sa unahan, 2 in. Ayan, kunin natin yung sukat. Yung 2 in, 2 out. Kanto-kanto ng gulong. Yan, dapat 0-0 lang siya. Kabilaan yan, yan. Sakto lang dapat yan. Oh. May sabit na kunti. So, doon naman tayo sa kabila. Tingnan natin yung clearance doon. Ito okay na yan. Oh. May sabit kunti lang. So, doon naman ako sa kabila. Tingnan natin kung dapat may clearance doon. Alright, dito naman ako sa bandang huli. Sukatin natin yung kanto ng gulong doon. So, ayan, sabit yung panukat natin. Ibig sabihin, kailangan ito ibuka. Dapat kasi may clearance yan na ganyan, ng mga 1/8. Ito, walang clearance. Oh. Hindi nga makapasok yung panukat. So, mag-align tayo. Halos isang pulgada. Pipihi tayo nito ng rock end. Sa rock end ang adjust nito kasi. Okay, tanggalin natin yung gulong para ma-adjustan. Ngayon, i-adjust natin itong rock end. Rock end, tie rod end. Bali, niluwagan ko na yung lock nut niya. Saka yung nut sa ilalim ng ball joint. Tanggalin natin ito para mapihit. Kasi pwede mapihitin dito kaso mag-iiba dun sa kabila yung ano alignment. Gagalaw dun. Kaya dito natin pipihitin. Yan. Ito lang. Pag-adjust yan, pinipihit lang yan. Kung gusto mo pa labas yung gulong o paloob. So, kailangan natin ipasok kasi nakalabas ang gulong nito. Kaya kumakabig pa kanan yung manibela.